Tumingin ka dito, tumingin dito. Bilyonaryo ka. Bilyonaryo ka. Ikaw, hindi. O bukas, bukas magtatrabaho tayo. Kayod kabayo ulit tayo. Pero yung buwis natin, ibubulsa na naman ni Marcos. Hello ulit, mga tita, mga tito, kamusta na? Nangangawit na ba tayo, kakatayo? Pahinga muna tayong konti. Ito po ay nagbabayad ng buwis dito. I pay taxes in the United States. I pay taxes here. At nagpapadala din ako sa pamilya ko, sa Pilipinas, sa Bulacan, kung may mga taga-Bulacan dyan. I send money to the Philippines, to my family. At yung mga buwis at mga taxes na pinapadala natin, ginagamit para sa mga garbong, mga okasyon tulad nito. Tayo ang nagbabayad dito. We pay for this. We pay for this fancy shit. Keep in mind, kuya. Yeah, we paid your taxes. My taxes. Wait, kuya, wait. Bukas, babalik tayo sa mga trabaho natin. Kung kayo nag-aalaga ng matanda, kung kayo nagtatrabaho sa restaurant, kung kayo ay nanny, kung kayo ay caregiver, balik tayo. Bukas, magkakabantay na naman tayo. Bukas, pare-pares tayong maghihirap. Magugutom pa rin ang mga pamilya ng atin sa Pilipinas. Pero, itong si Marcos, sa tingin niyo, magugutom ba siya? Never magugutom yan kasi bilyon-bilyon ang ninakaw niyan. Bukas! Kuya, ate, kung kayo, nurse, bukas maghuhugas kayo ng puwet ng pasyente niyo. Alalahanin niyo, magkakabantay tayo. Pare-parehas tayo naghuhugas ng puwet. Pare-parehas tayong naghuhugas ng plato sa restaurant. Pare-parehas tayong Pilipino. Pero ngayong araw, nandyan kayo, nandito kami. Pero bukas, magkakasalubong tayo sa Woodside. Magkakasalubong tayo sa Jersey City. Pare-parehas tayong Pilipino. Pare-parehas po tayong nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Ang pinapadala nating pera ang bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas habang hiwalay tayo sa pamilya natin. Ang anak ko lumaki ng walang tatay para na lang makapag-abroad ako at para lang kumita ng dolyar. Bakit po iyon? Dahil sa mga polisiya ng mga gobyerno tulad nitong gobyerno ni Marcos. So paalala ko lang sa inyo, alam ko galit kayo, naiinis kayo sa mga sinasabi namin. Pero bukas at for the rest of our lives, hanggat kay mga Marcos at Duterte, nakaluhod pa rin tayo sa mga amo natin. Nagpapakahirap pa rin tayo para kumita ng dollars. Mga alipin pa rin tayo habang itong mga demo ay nagpa-party. Gusto ko lang, nawala na yung mga general eh. Asan yung mga general eh? Papaalala ko lang sa mga PNP na nandito, mga bisita, hindi kayo welcome dito! Akala nyo welcome kayo dito, nagpipicture pa kayo, nagseselfie pa kayo, ang kakapal na mukha nyo, mga kuya, manduro ka na manduro, bukas magkabantay pa rin tayo, magtatrabaho tayo. Bilyonaryo ka! Marami kang pera, kuya! 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 Hoy! Kuya! Kuya, tumingin ka dito, bilyonaryo ka. Ikaw, hindi. O bukas magtatrabaho tayo. Kayod kabayo ulit tayo. Pero yung buwis natin, ibubulsa na naman ni Marcos. Our taxes and our remittances. Nakakahiya. Tulad ngayon, magagarbong mga damit. Wow! Pero pag nanood kayo ng balita sa TV Patrol tsaka sa GMA News, nakikita nyo ba yung mga kababayan natin naghihirap? Nagugutom? Hindi nyo naiisip yun. Yung mga kababayan natin ng pandemya, walang makain. Nagtayo ng community pantries para lang pakainin yung mga nagugutom. Tapos kayo dito, ano, nakapila kayo para ano, para mapagsosyalan sa mga diktador at ano, ate? Ano masasabi mo? Ano? O, enjoy nyo ang party!
Pero alam ko naman sa susunod, hindi naman kayo iimbitahin ni Marcos eh. Kasi ang importante sa kanya, yung mga cronies ng pamilya niya, na mga bilyonaryo. Bilyonaryo ba kayo? Oh! Hindi! O, so bukas, magkita-kita ulit tayo sa ating mga pinapasukan. Magtatrabaho tayo ulit. Kayod kabayo ulit tayo. Wala nang magagarnod damit. Balik na tayo sa... That's it.